Nalilito, nalibog na si Haring Araw. Nandito kami ngayon sa forest. Tignan mo naman si Alex. Nabisiklita kami ba? Nauna na si Alex sa akin. Tignan ko, kumahabol ko siya. Isa ba ani magbike na naka-video, oy? Si Philip na nasa likod, oh. I need to inform dad, eh. Photom. Diyos ko, no, flat daw yung tires namin. Palibasa kasi yung ilong ko, flat na rin. Hello mga amigas, amigos! Kumustamos na ang lahat dyan? Nandito kami sa aming farm. Chart lang. Bisiklita lang pala kami, tapos nagbablog. Ay, si Philip nasa likuran ko. Sobrang hirap pala mag-vlog na naka-bicycle. Eh, kaya nag-huminto muna ako. Ay, Diyos ko. Alex, uy, panay ang screaming niya. Humihingi siya ng tulong. Gidi, Alex ko. Ayan si Kuya, always siyang nahuli. Here we go! Pupunta kami doon sa aming lungga ba? Para pakainin ko sila. Ayaw kasi nilang kumain, uy. Kapag nandun sa bahay, kaya gumawa ako ng paraan para pakain lang itong mga to. Nakaraang araw, doon kami sa malapit lang na, ano, picnic house. Ngayon naman, dito sa picnic, in the middle of the forest. Sa ibang mga vlog ko, kasama na yun. Ngayon, naisipan kong pupunta na naman kami dito. For a few minutes lang ba? Kuya, si Ahoy. Ahoy. Philip ko. Ahoy. Kasakit sa aking, ano, uy, lubot. Nang dahil sa upuang ito. Okay, nag-stop muna kami para lang makapag-vlog. Ano pa naman ako mag-bicycle? Ano ba? Mura mikirig. Joke lang, oy. Itong dalawang to, may baon pa talagang laruan. Nandito na kami sa aming nais puntahan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isa sa aming hideout ba? Para dito lang kumakain. Ayan. Diba? May cross pa dito. Tapos naglalagay sila ng mga flowers. Exclusive lang to sa village na ito kung saan kami ngayon nakatira. Itong dalawang to. Para silang nagfiesta sa kanilang eggs. O, tignan nyo, diba? Kakain na si Kuya Alex. Sabi ko nga sa inyo eh. Mga picnic ba? Alam na this. Toto. De? Open it. Rosem. Tapos may dala pa akong fruits para sa kanila. Potskay, potskay. Why is not opening? Potskay, kuya. Do it properly. Ayaw kong magutom yung mga yan eh. Ganyan ko sila kamahal. Di bali na wala akong kain. Basta makakain yan lang sila. Oops! Oh, no. Mommy will do it, kuya. Mommy will do it, mommy. Ito, Philip ka. Yung buta. Ayan, kinamay na ni Alex. Mommy will do it, see? Kung gaano sila kagutom. Wala silang breakfast doon sa bahay. Ayan, oh, tignan nyo naman ang reaction nila. Oh, ganyan yan sila, di ba? Ang ganda nila tignan. Kasi gutom na gutom. Yung tipong ano ba, galing sila ng hornal. Laasa mo gikan doon, harvest mo mais. Dirty naman yan, Kuya Alex. Hala, may mga mais pala doon, oh. Titignan ko yan mamaya, baka may bunga na. At para makalibre kami ng mais ba? Mas masarap kasi yung mais kung galing talaga sa puno. Kasi matamis ba? Matapag doon sa shop. Hindi na matamis. Nawala na yung freshness niya. Hindi na siya fresh. Parang ako na rin. Hindi na fresh. Charot! Uy, pumali! Philip ko! Dako ba, ana? Uy, matukan ka! Wala na, bebe. Mami, huwag doon. Hey! Bebe. What's kay? Gutom talaga sila. Hindi na magpaawak ba? Siguro sa palagay nila ba, nakakagutom naman tong ambience na to, uy. Nakakatuwa din sila tignan. Tignan mo si Kuya, oh. Kanina kasi, kumain lang siya ng fruits with a, ano yun, gatas. I'll get the tissue for you. Putsay. Tapos may dala pa akong sweet bread. Iba ang bread nila dito. Katulad nito, tinatawag na sweet bread. Pero less lang yung sugar. Medyo matabang siya konti ba? Hindi katulad sa atin na bread. Na, grabe, sobrang tamis talaga. Tapos nakakataba. Hindi din mawala tong apple na fruits. Ito lang kasi ang afford namin eh. Hindi talaga namin ma-afford yung mga ibang fruits. Minsan nagagalit si Mr. sa sobrang mahal. Kuya!
Please lang, huwag niyong i-skip yung ads namin. Nang sa ganun, makakain sila ng masasarap na mga prutas. Kasi katulad nito, patapos na yung summer. Wala nang strawberry. Iyon ang favorite ni Philip. Kapag bibili kami ng strawberry sa shop, grabe, sobrang mahal. Kumakain lang to ng isang kilo kapag summer. Wawa naman, pabalik-balik na lang yung fruits nila, apon. Buti na lang kamo, hindi nagre-reklamo tong mga to. Sinasabi namin sa kanila na we can't afford buy anything like a fruits na mamahalin. Minsan naawa nga ako sa kanila eh. Yung tipong gusto nilang kumain ng ibang fruits pero wala kaming maibigay dahil sobrang mahal. At wala din naman akong trabaho. Si Mr. lang yung nag-work. Then sobrang mahal nang bilihin dito sa Slovakia. Tapos maliit lang ang sahod ni Mr. Naiintindihan naman ng mga anak ko. Masaya na lang sila kapag ganito ang binibili sa kanila. Ganito ba na may dalang candy. Mabuti na lang kamo, hindi sila mahilig sa chocolates. Mga gummy bears lang, biscuits. Yun lang ang gusto nila. Buti na lang kamo na intindihan nila yung sitwasyon namin. Kayo na lang inaasahan namin, kaya huwag niyong i-skip ang aming ads. Parang awa niyo na. Nagmamakaawa talaga eh. No, kuya. Ay, bagong harvest pa pala to, kaya brown na lahat. Nakikita mo doon, oh. Ang pangit talaga ng panahon today. Uulan na, iwan ko. Nalilito, nalibog na si Haring Araw. Kung gusto ba niyang lumabas o hindi. Parang natakot siya sa clouds, eh. So, ang bigat ng clouds. Parang may problema na dinadala, eh. Tignan niyo na itong dalawang to. Parang nagmamayari lang ng 1 hectare na lupain. Inangkin ang hindi sa kanila. Hala, uulan ata to eh. Parang may raindrops na. Hala, patay tayo dito. Walang katao-tao, no. Maganda dito mag-bike-bike ba? Mag-practice bike, mag-practice driving. Kasi wala talaga siyang katao-tao. Doon ang pinakadulo. Philip ka, hoy! Ahoy! Magja-jogging daw si Philip. Padme! Pinali. Go, Philip ka! You are the winner! What did you do to Philip ko? Ha? Huh? Philip ko, pripat? Kiss Philip ko? Sweet! Uuwi na kami. Alam nyo kung bakit? Baka maabutan kasi kami ng ulan. Wala pa naman kaming payong. Masira tuloy yung beauty ko. Charot lang, sira naman to. Uy, Alex ko! Eh, di medyo mo? Ready na yung Junakis ko. Let's go and fly! Nakarating na kami dito sa bahay. Magmamadali kami kanina. Ginawa ko doon. Pinakain ko lang sila. Lutok na ako ng chicken. At saka yung corn. Prepare na din ako ng shallot para sa mukhang panikot to ba? Ito yung chicken na ginutok ko. Mukhang panikot to. Tignan niyo si Philip at saka si Alex. Walang katapusang Paw Patrol. Kahapon pa yung pinanood nila. Mabalik-balik lang. Mais na niluto ko, binili to ni Mr. kahapon. Super! Chico ko. Punta na niya siya? Aha. Pagod na kay mama. Super! Tignan niyo sa labas, oo, umuulan na siya. Tignan niyo naman, wala kaming alagang daga ha. Pero tignan niyo anong nangyari sa mais. Alam natin kung sino uubos nito. Mga tira-tira lang sa akin ba? Iniwan ni Philip para sa akin. Ang hirap talaga kapag maraming laruan, no? Eh, ang dami ding lilinisan. Ang ganito ang update ni, ano, eh, sa heart ni Alex. 3 times yung check-up niya. 2 sa Trinava at 1 doon sa Bratislava. Yun ang sa city talaga. Yung sa specialist na doctor talaga kung saan siya naoperahan. Alam niyo ba na, minsan, hindi ko maiwasang mainggit ba? Kapwa Filipino, Pilipina nandito sa ibang bansa na kapag makita ko yung mga vlog nila na umuwi sila sa Pilipinas, wala na siguro kaming pag-asa na makabakasyon sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Wala kaming budget. Kung magbakasyon man lang kami, hindi na lang siguro sa Pilipinas. Kapag nandito ka sa ibang bansa tapos gusto mong umuwi para lang ano, pakita mo ulit yung bansang sinilangan ba? Siyempre, mamiss mo naman talaga kung saan ka pinanganak kasi lugar natin yan eh. Ang sa atin kasi, kahit na mahirap lang ang bansa natin,
more on ano tayo ba, friendly. Kahit nakapitbahay, parang kapamilya mo lang. Dito wala kasi yung ganyan eh. Kaya yun ang na-miss ko sa atin. Tapos, nasabi ko talaga sa sarili ko, Diyos ko Lord, sana bigyan ako ng chance na photo, we need to spinkani. Sana mabigyan ako ng chance na makapagbakasyon kami. Pero ang tanong, in what way? Sana may pagkakataon pa na makabisita ako ulit ng, sa Pilipinas. Kasi ang point ko din doon, may aasikasuhin ako ba? Lalong-lalo na yung SS ko. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Kahit na nandito ako sa ibang bansa, gusto kong ipagpatuloy yun. Magagamit kasi yun kapag ako'y matanda na. As of now, I'm still 28. So, hindi malabong mangyayari yun. So, meaning, kasi malaki pa yung chance ko na matapos kong bayaran yung SS na yun. Malay mo, kapag mag-age, 60 years old ako, still young pa rin. Charot lang. Guru, kapag makita ako ng mga kapitbahay namin, uy, ikaw yan? You are looking 70 years old? Ngayon nga eh, nagpakamalan akong 40 years old. Kailangan ko mo talagang mag-side view para mapagkamalan akong 21 years old. Charot lang. Ay, kailangan lang natin gumiti sa buhay. Siguro, pag may chance talaga kami makapagbakasyon, hindi pa talaga sa ngayon. Hindi nga sinasabi, huwag pilitin kung hindi kaya. Isipin ko na lang talaga na may time talaga para sa amin. Baka hindi ngayon. Sana, bigyan ako ng pagkakataon para maayos ko na ang lahat ba? Hindi naman yun para sa akin na kapakanan. Malaking tulong din yun para sa pamilya ko ba? Lalo-lalo na sa akin na magagamit ko yun pagtanda ko. Sayang din naman may contribution na ako doon sa SS na yun eh. Hindi pwedeng pabayaan ko lang yun. Nakapag loan ako, one time lang yun. Tapos hindi ko na nasundan pa. Nakakuha na kasi ako nung pinanganak ko si Alex doon sa Pilipinas. Yung tinatawag na maternity. Yun nga, 15,000. Kasi normal man yun. Yun lang makuha ko. Ahoy mga amigos, amigas! This is the end of our video. Hello! Video, it's time for 20. Huh? It's time what? 20. Kailangan ko nang patulugin si Philip. So say goodbye now, Philip ko. Ahoy mga amigos, amigas, titos, titas, uncle, aunties, kuya, aties. Thank you so much for watching this. Don't forget to like, share, and comment down below. And subscribe, of course. And subscribe and hit the bell button para manotify kayo sa lahat ng video na ina-upload namin every week. Thank you so much for watching. God bless and see you in our next vlog. Bye! Ang mata, nasa TV.